Good morning! Ang aga na naman magising ng aking mga chikiting. Kaya yan, nagluto na ako agad ng kanilang aalmusalin. At after kong maluto yan, pinakain ko na sila. At pumunta na ako sa palengke pagkatapos ko silang pakainin. Bibili lang ako ng aming uulamin. At ang desisyon ko ay mag-ulam kami ngayon ng sinigang na isda. Dahil ang mga batang ito ay may ubo at sipon. Masarap sana ang sinigang ng maraming gulay. Pero pag kulang sa budget, wag nang ipilit. Okay na tong dalawang tali ng kangkong. Tinanggal ko lang yung dahon sa kanyang tangkay at ibinabad ko sa tubig na may asin. Eto, kumukulo na yung aking sabaw at nilagay ko na yung isda. At habang naghihintay akong maluto yung isda, hiniwa ko naman ng maliliit itong tangkay ng kangkong kasi gigisahin ko yan, kakainin ko pa yan. Eto, pagkatapos nakumulo at naluto na yung isda, sinunod ko namang ilagay itong dahon ng kangkong. Ilang seconds ko lang yan pinakulo at okay na. Sinunod ko naman dyan ay ang magsaing. Habang nagsasaing, pinagpatuloy ko lang itong paghihiwa ng tangkay ng kangkong. At ibinabad ko yan sa tubig na may asin. At pagkatapos niyan, hinugasan ko naman itong manok. Kasi lulutuin ko na rin yan ngayon dahil bukas ay eleksyon. Baka tanghaliin ako sa butuhan, walang kakainin ang mga alaga ko. Kaya yan, niluto ko na rin siya ngayong araw. Nung naluto na yung sinaing ko, sinunod ko namang igisa itong tangkay ng kangkong. Ginisa ko lang yan sa bawang sibuyas at may konting manok at nilagyan ko lang ng oyster para may lasa. At habang hinihintay kong maluto itong tangkay ng kangkong, nagready naman ako ng tubig sa labahan kasi maglalaba ako ngayong araw. At nung naluto na itong kangkong, sinalin ko na sa lalagyan at sininod ko namang igisa itong manok. Ginisa ko lang yan sa luya, bawang at sibuyas. At niluto ko lang yan sa mahinang-mahinang apoy para lumabas ang kanyang katas. At habang niluluto ko yan, inumpisahan ko namang maglaba. Nasa part 2, panoorin nyo po. Hello guys, ito ang part 2 ng episode 14. Bali sa part 1, nagluluto ako doon ng aming uulamin. Nagsigang ako ng isda at nagluluto pa rin ako ngayon. Ang niluluto ko dyan ay adobong manok sa suka. Bali, in advance ko nang lutuin yung ulam namin para bukas kasi election bukas. In advance ko nang lutuin para kahit tanghaliin ako sa kakapila, hindi ko naiisipin ang pagkain ang maiiwan ko dito sa bahay. At eto nga, sinunod ko na itong paglalaba. Bali, nagpalit lang kasi ako ng bedsheet at ng mga punda kasi masyado nang maalikabok, masyado na ring madumi. Bali, sa sahig kasi kami natutulog guys. Bali, yung alikabok talaga sobra, lalo na ngayon ang init-init, dumagdag pa yung gumagawa ng kalsada kaya sobrang alikabok talaga. Nung natapos ko ng alnawan tong mga inaalnawan ko, sinampay ko muna yan para matuyo na din kasi sayang ng init. Madali lang naman tong matuyo guys kasi maninipis yung inuna kong labahan, kaya ito sinampay ko na dito sa part na to habang may init pa. Pero sa likod guys, sobrang init din. Kaya lang ang isasampay ko doon yung mga makakapal para matuyo din. Siyempre, habang naglalaba ako, chinecheck ko pa rin yung niluluto kong manok kung luto na. Yan, magsampay muna tayo guys. Pagkatapos ko nyan, sinunod ko naman yung iba kong labahin. Ang hirap lang talagang maglaba, lalo na kung may mga malalaki kang labahan at makakapal at mabibigat.